Hi! Welcome back to our channel. Ito na yung part 2 kasi naputol tayo, naubusan tayo ng memory. So this is the part 2. Bilisan na lang natin kasi maubos na naman ang memory ng ating cellphone. So ano naman yung positive side ng ating experience last year? Maganda yung experience natin last year kasi unang taon pa lang natin, sabi nga natin, marami na tayong state na napuntahan, naging magastos na tayo, na-achieve na natin yung pag-uwi ng Pilipinas, 1 year. Na-achieve natin yung pag-uwi ng Pilipinas despite of the suntukan, grabe yung iyakan, hindi talaga mawala yung iyak ko last year kasi lalo na buhay pa si mama. So yung mga homesick, yung homesickness talaga darating na lang sa point yun na kapag nagsi-CR ka, umiiyak ka, ganun. So far ngayong taon hindi naman din, so malungkot kasi iiyak ka na lang kapag maalala mo, makarinig ka ng isang worship song, iiyak ka ng bongga. Ngayon, somehow, hindi naman ako na iyakin na. So, yun, hindi talaga mamawala yung homesick. So, another thing is masaya last year kasi nga, 7 kami dito sa bahay, nagbabanding lang kami. Kung gusto namin kumain sa labas, go, naging magastos kami. Isang bagay din yung nakapa-experience na kami ng balikbayan boxes sa pamilya namin. In my case, 2 beses na ako nagpadala ng balikbayan box sa Pilipinas. Kahit papaano, nakapagpanday naman din ng bahay, nabayaran na yung mga utang. Kasi, totoo talaga, malaki yung sahod. Compare sa Pilipinas, malaki din talaga yung sahod kapag nasa US ka times 10. Yung sahod mo ng isang taon sa DepEd, kaya mo lang siyang kunin ng isang buwan dito sa Amerika. Pero kapag magastos ka, pag masyado kang magastos sa dito, syempre mahirap din kasi napakamahal ng cost of living dito. Yung kain ng 10 tao sa Pilipinas dito is isang meal mo lang. That is why yung pag-uwi namin nung summer sa Pilipinas, nagsaka sila, bakit kain ako ng kain sa labas? Kasi one thing, kapag dito yun sa Amerika kasi, yung pakain mo ng 10 tao, isang plato lang yun siya ng McDonald's dito. So mahal din talaga. So, 2 beses akong nakauwi sa Pilipinas. Ang ticket is maglalaro siya ng... Umuwi ako April kasi yung namatay ang nanay ko. Then umuwi din ako ng summer kasi yun talaga yung schedule ng pag-uwi ko. So ang ticket doon is naglalaro siya ng 80 to 90,000 pesos. Ganun. So labas pa doon yung mga balikbayan boxes na napadala ko na. Mga gadgets na meron ako. So naging magastos talaga. Naging magastos talaga ako sa unang taon ko. Pero sabi nga nila, hindi mo naman din pagsisisihan yun kasi at least nabigay mo lahat sa magulang mo, yung buhay pa siya, natikman niya, naka-experience siya. So sabi ko, oo nga no, ingit na ingit ako sa iba kasi marami na silang savings, marami na silang ipon sa kanilang first year. Pero yun, pinapasalamat ko rin na naging bukas palad man ako or naging magastos man ako, at least na tikman niya yung mga pinaghirapan ko bago lang man siya mawala. So this year, pinapasalamatan ko is kahit papaano, naka-adjust na ako sa attitude ng mga bata. Nakuha ko na yung confidence na pagalitan sila, sigaw-sigawan sila, laro-laruan sila. Hindi na ako na-intimidate sa mga bata. Pero kapag unang taon mo talaga, punong-puno ka ng luha, 1 week pa lang, at pagod ka na. Pero this year, second year ko na, technically dapat third year na, mas gamay ko na yung mga bata. Malagay na sa isip ko na, ha, mga bata lang din sila. Wala silang mga kamuwang-muwang sa mundo. So, parang medyo okay na ngayon. Kaya nagtawanan niya kami kanina, sabi ko, before, everyday ako nagdadasal, ngayon, parang nabawasan na. So, birthday ko on Sunday, ang pinagkaibahan lang, yung sa Pilipinas before, kapag birthday ko, excited ako kasi excited ako maraming matatanggap na mga gifts, surprises. Pero this year, wala silang pakialam sa iyo. Anong bago ngayon? Ang bago ngayon, yung mga bata ko naman na naging close ko last year, namamansin pa rin sila. At sinasabi nilang mamiss nila ako, yung ganun. So, ganun lang talaga ang buhay. Mahirap lang sa umpisa. At saka, makaka-survive din. Kahit pa paano, okay-okay din. Ang isang bagay, sabi nila,
ang galing-galing mo talaga kasi nagtuturo ka sa Amerika. No. Sabi ko, alikabok lang ako dito sa Amerika. Parang lang akong hangin. Hindi ako nag-excel, hindi ako pinapalakpakan. Napapansin lang nila ako kasi syempre maganda ang classroom ko. Pero teaching-wise, wala. Ordinaryong teacher lang, tahimik sa mundo. Kasi wala, mas maraming magagaling. Tapos, hindi natin to lugar. Hindi tayo makapabida ng bonggang-bongga talaga. So, ganun lang. Basta sumasahod, that's fine. Yun lang. Ang kinaganda talaga dito is yung sahod mo nakabatay sa experience mo at saka educational background mo. Kaya, pasasalamat ko kay Lord kasi graduate na ako ng doctors ko. Isang malaking ano din siya. Naging dahilan kung bakit okay din ang sahod natin dito. So, I'm wishing na gaganda yung career natin. Hindi naman career. Eri rin yung takbo ng mga estudyante natin. Mabait sana sila for the rest of the year. Okay? Merong mga pasaway, hindi maaalis yun. May mga parents na palaaway, pero hindi na maaalis yun. Then, this year, yung craving sa sapatos, bili-bili ng kung ano-ano, medyo nawala naman siya. Thanks God. Kasi sabi nga nila, kapag first year mo, nag-abroad ka, wala kang pakialam, bili ka ng bili ng kahit ano-ano. I-satisfy mo lang yung cravings mo at ang sarili mo. Pero, at least, ngayong taon, masabi ko na, medyo nawala na yung cravings na yun. Ayan. So, malalagpasan din para yung maging gastador. Isang challenge pa kapag nag-apply, pag nag-work ka abroad, is marami talagang nagme-message. Yan ang totoo. Maraming nagme-message sa'yo, manghihiram, ng gayto ganyan. Lahat ng drama, marinig mo na. Eh ako naman, mabait ako. Bigay ako agad. Pero yun lang, nasasaktan na ako yung mga, honestly, kapag nag-promise sa akin na babayaran tapos hindi. Though, wala kong sinasabi, pero deep in my heart, nasasaktan ako at nadi-disappoint ako. So, in my case, kapag napanood mo to, masakit. Okay lang naman sa akin magpaliwanag ka, basta meron na akong marinig. Pero pag wala, tapos parang kinalimutan ako, nasasaktan ako dun. So, it made me think na makakaulit ka pa ba? So, yun lang. Ang akin lang naman is, may marinig lang ako sa'yo. May marinig lang ako from you. Okay? So, yan na muna ang mga ano natin. Kung meron kayong tanong, comment lang. Kung meron kayong tanong, sabihin nyo lang kung ano, ha? Thank you so much!